Good morning mga kabayan. Kumusta po tayong lahat? Saan man sulok? Sana ayos lang tayo at nasa mabuting kalagayan. So, panibagong araw na naman ang ating trabaho. Bali, ngayong araw po pala, magkakabit ako ng pagpapalit ng filter dryer ng upright chiller. Two doors upright chiller. Kasi humihina na ho yung lamig niya. So, may posibilidad na madumi yung filter dryer. So, bali yun muna yung susubukan ko na palitan bago malalaman natin kung pakatapos palitan yung lumamig na siya ng maganda. So, yun kabayan, samahan nyo magpalit ng filter dryer. So bali yan po yung upright chiller. Dito siya sa kusina na isa, kung natatanda niya yung pinaglinisan ko ng dalawang aircon noong nakaraan, dito to. Yan. Two doors upright chiller. Bali papalitan ko siya ng ito po, filter dryer. Ito siya. So tanggalin muna natin bago papalitan ng bago. Pero bago ang lahat, kailangan patayin nyo muna yung power supply. Yan ang number one para hindi tayo magka-problema. So, sumunod, i-release natin yung preon nya. Ang preon po pala nito ay R134A. So, alam yan ang ating mga technician. Kung anong klaseng preon ang nilalagay dyan. Bali, tingnan po natin. Yan. Tanggalin natin yung pin niya. So, yan po. So, sa Pilipinas, po, yung pag nagtanggal ka ng preyon, ginagamitan nila ng recovery machine kasi nire-recover yung preyon kasi bawal na bawal mag-release ng preyon sa labas. Kasi yan ay nakakasira sa ating ozone layer. Pero sa ngayon, karamihan na preyon ay friendly na sa ano, friendly sa environment, kaya pero mas maganda pa rin na nire-recycle natin yung nire-recovery natin yung preyon para nagagamit natin ulit pagka hindi talaga sunog yung motor at pagka hindi madumi yung system niya. Nire-recover yan sa ano, yung preyon na yan. Pero dito po kasi sa Saudi, hindi sila masyadong naggagamit ng recovery machine. Kagaya dito sa amin, sa trabaho ko, wala namang recovery machine. Saka mahirap, mabuti kung dito sa baba, malalagay mo yung recovery machine, paano pag nasa taas, so yung madali ang trabaho. So mahirap gamitin. So bali yun ho, pag napasingaw mo na yung preyon, na-release mo na yung preyon, so, pwede ka na maghinang, mag-welding, magtanggal nito. Kasi pag may preyon yan, tapos winelding mo, so, delikado. So, kaya kailangan tanggalin mo muna. So, ayan o, papakita ko sa inyo pagtanggal ng filter dryer, pagkabit. So, kailangan pag nagpalit ka ng filter dryer, same size ng ano niya. Kung ano yung tinanggal mong size para sigurado tayo, ganun din yung ipapalit natin para sigurado. So, ayan po. Samahan nyo ako ba yan? Tanggalin natin. Thank you.
ayan, bali natanggal ko na siya. So, palitan natin ngayon. Tayo muna natin. Tapos bali ito po yung ano, papalit natin na bago. Ganun kahaba yung ano, sukatin lang natin. Filter dryer para siguradong pareha siya. Tanggalin natin para madaling maipasok yung capillary tube. Ito naman pupunta sa galing sa condenser. Condenser unit. Makita natin ang tube cutter. Ayan. Okay na. Yun, sakto. Linisan natin yung mga butas niya para kasyang-kasya yung capillary tube. Ayan, pagka okay na. Yun po. Yan mga kabayan, bali yan, naka-set up na siya. Yan. Bali, rewilding na lang. Yan po. Yan. Tapos, weldingin na natin dito saka dito. Kayo para hindi kayo mapasok. Bali nadugtong ko na siya. Ayan. Ayan. Okay na. Nadugtong na. So, ganun lang po kadali magkabit ng, magpalit ng filter dryer. Ayan. So, hintay natin na lumamig. Tapos, ibabakyum po natin yan para malinis yung system. Patapos mag-vacuum, ililigtis natin kung may leak siya o wala. Ayan, papakita ko sa inyo pag-vacuum. So, dito na po mga kabayan. Bali, kabit na natin yung gauge manifold. So, bali yung low side.
siya dito sa charging bulb ng ating unit. Tapos itong dilaw, itong gitna, diretso sa vacuum pump. Ito yung pang sa charging sa pang vacuum. So yan, kailangan naka-open yung ano ng vacuum pump. Yan po yung vacuum pump motor natin. Ayan, diretso dun sa charging bulb ng compressor. Bali, ibabacuum na natin siya. So, tapos itong sa high side, hindi na natin to gamitin. Kasi low side lang naman yung isa lang yung ano natin dito, charging bulb. Walang high side. So, yan. Tapos, buksan natin tong low side niya para pag under ng vacuum pump motor, mabacuum yung loob ng system. So, yan. Bali, naka-zero siya. 0 PSI. So, yan. Nakasaksak na rin dito. So, pandarin na natin yung motor. Yan. So, yan na. Nag-umpisa na siyang mag-vacuum. Siguro, i-vacuum natin siya ng mga 30 minutes. Kasi usually po, pagbabacuum, 30 minutes to 1 hour. Yan. Yan yung ano, lalo na sa air conditioning. Kailangan mga isang oras. So, ito naman, bali, maliit lang siya na unit. Maliit lang yung system niya. Pwede na siguro yung 30 minutes. So, ayan, binabacuum na natin. So, hintay na lang natin matapos. Then, diretso na tayo sa pagkarga ng preon. Ayun, hintay na muna natin mga kabayan. Mamaya pakita ko pag nagkarga na tayo ng preon. Ayun o mga kabayan, bali tapos na siya mabacuum. Bali 35 minutes na yung inabot niya. So, karga na natin. Initial charging ng preon. So, una mo palang isasarado pag ganito magbabacuum. Yan yung una natin isasarado. Yung low side. Tapos bago patayin tong motor, yun, para saradong sarado talaga, hindi siya makahigop ng hangin. So yun, bago tanggalin na natin tong sa charging side. So yun, bali yung frame po pala natin, ayan o, refrigerant 134A. Yan. So initial charging na tayo kabayan. So kakarga na po natin mga kabayan, bali initial charge muna para hindi siya masyadong marami ang karga. So lagyan muna natin ng 30 PSI or 20 PSI, pero una po i-purge muna po natin to. Yan. Para kasi kinonekta natin yung hose dun sa preon. So para maiwasan makapasok yung hangin sa loob, so i-purge muna natin. So bago tayo ngayon magkarga. Yun. Initial charge muna tayo. Ng mga 30. Yan. Yan. 30. Okay lang yan. 34, 33. So, bago tayo mag-lectis. Pero, mas maganda po mag-lectis. Kagaya kanina sana, pagkatapos mag-welding. So, lagyan natin ng nitrogen. Tapos, mag-lectis tayo. Kasi, mas malakas po yung nitrogen. Na ano, saka malilinis pa yung ano natin, yung system. Eh, kaso wala tayong nitrogen ngayon, hindi pa available. So ito muna, bali preon muna yung initial charge muna, doon na lang tayo mag-lectis. So ayun, bali po doon sa mga sa welding natin, doon natin i-lectis. May mga posibilidad na pwedeng magkaroon ng preon leak. Yan po ang lalagyan natin ng
sabon, ayos na yan yung Joy o kaya Perry para bumula siya. So malalaman natin kung may leak kasi magbabubble siya. Pero yung iba ho, ang ginagamit talaga yung sensor. May sensor sila, yung mga high-tech na gamit nila. Eh tayo simpleng ano lang, pero accurate din naman siya. So ayan, so kukuha tayo ng sabon para malaman natin. So, ayan, bali umandar na po siya. Umaba na ulit yung karga niya, so kunti-kunti natin ngayon na dagdagan siya para hindi mapuwersa yung compressor. So ayan, ilan amperahe? 1.8. Kung naririnig niyo yung preon. Ayan, so yung temperature niya ngayon is 32 degrees Celsius. Ayan. Bali, umaandar na siya. Iwasan natin kasi bali yung 1348 po, ang minimum charges niyan is 12 to 15 PSI sa 1348. So yan, hintayin natin lumamig, maandar na siya. Dagdag pa tayo pakunti-kunti. Yan, so lumalamig na yung capillary tube nya. Yan, kung hahawakan nyo po itong sanction saka yung capillary, yan, malamig na siya. Nag-umpisa na siyang lumamig. Tapos yung high side nya warm na. So ibig sabihin okay na, maandar na siya. Kailangan na lang kumpletuhin yung karga ng preon. Yun. So ayan po, bali 14 PSI na yung karga niya. So malamig na yung capillary niya saka yung sanction. So hintay na lang natin na lumamig na talaga yung unit. Tapos kung magbabago yung karga niya, monitor na lang natin. Ayun mga kabayan, bali malamig na siya. Ayan na, 11 degrees Celsius. Kanina 32 siya, 'di ba? So ngayon, ayan na 11. So hindi naman nagbago yung amperahe niya. So saka yung karga ng preon. Medyo tumaas lang ng konti. So yan, bali pag umabot na siya ng 5 degrees Celsius, so doon siya mag-automatic. Hintayin na lang natin mga kabayan mag-automatic, then okay na. Yun. Salamat naman at malamig na siya. Sana hindi na magka-problema. Ayan po. Bali, monitor na lang natin mamaya. Pag umabot na siya sa 5 degrees Celsius, then okay na talaga siya. Ayan mga kabayan, bali nag-automatic na siya. Ayan. 6 degrees Celsius, so umabot na siya sa 5 kanina, kaya nag-automatic na siya. So yan, ano na rin yung, hindi na rin nagbago yung gauge manifold natin, yung preon charge saka yung amperahe. So bali, mission accomplished na tayo mga kabayan. Hawa ng Diyos, lumamig na siya. Siguro madumi na yung filter niya, kaya hindi na siya lumalamig na masyado dati. So yun, bali hanggang dito muna po ang video natin mga kabayan. So natapos na naman tayo ng isang trabaho. So sana yung mga nanonood may natutunan kahit konti sa aking trabaho. So ingat-ingat po tayong lahat. Salamat sa panonood at kita-kits na lang tayo sa mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. God bless sa ating lahat.